Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. And today, I will be showing you kung ano ba ang napamili ko sa Taytay Tiangge. Tara! Dalawang malaking eco bag. Yes, thank you po. 7-Eleven sa aking eco bag. Puno kami ng dalawang malaking eco bag. Naisip ko kasi na magdala ng eco bag kasi nakita ko na puro plastic pala sila doon. So, para kahit papano, makatulong naman tayo kay Mother Earth, nagdala na lang kami ng eco bag. Bago kami pumunta, nag-research muna kami kung bukas ba, ganyan, ganto, ganto. So, nagpunta kami doon ng Sunday kami nagpunta eh. Sunday, May 19. Yeah, May 19 kami nagpunta. Tapos, Sunday noon, sarado yung Bagpi. Kasi tuwing Sunday pala, sarado yung Bagpi. Pero yun lang naman. Tapos yung iba, bukas, yung mga Igpay, TMT, Octagon, The Soul. Basta marami kasi silang mga tabi-tabi na parang covered court. Tapos magkakasama sila doon. Tapos, yun. Umalis kami ng bahay kasi I'm from Bulacan. Kaya umalis kami ng 6 a.m. Yes, maaga kami. Tapos wala kasing traffic. Tapos nakarating kami doon ng mga before 8, mga siguro mga 7:40, mga ganyan. Tapos pagdating namin doon, una namin pinuntahan yung Igpay. Kasi, una namin pinuntahan yung TMT kasi doon sa likod kami noon nakapag-park. Tapos nung nagpunta kami doon sa TMT, sarado pa yung ibang stall. Pero guys, para sa akin, mas maganda magpunta ng morning kasi yung iba, dahil baka ikaw yung maging buena mano nila, binibigay nila sa tawad mo. So, ayun na nga, pumunta kami doon, dumating kami doon before 7, tapos sarado pa yung iba. Pero nung nag-ikot-ikot kami, ayun, bukas na rin lahat. Before, parang mga 8:30, ayun, bukas na lahat. Tapos inikot namin yon lahat. And yes, tama na ang chika. Ipapakita ko na sa inyo yung mga napamili ko. Simulan natin dito sa white eco bag. Dito sa white eco bag, ayan, unahin na pala natin itong suot ko. Itong suot ko, ayan, sa isang stall ko lang nabili. Ito, ayan. Yan, may mga rose siya. Tapos, sobrang ganda nung tela niya. Yung malamig sa katawan, yung presko. Tapos, ito, meron ding green na version na merong mga flower kineme. Tapos, ito. Next naman ay yung parang medyo peach. Peach ba yung kulay nito? Pastel orange, yon parang yun yata. So, ayun, dalawa. Bali, tatlo sila, nabili ko yan sa iisang stall. Tapos, una, nakita ko to nung simula pa lang namin. Tapos, sabi ng ate ko, huwag ka magpanic, girl. Girl, kalma. Sabi niya, marami pa tayong pupuntahan. Kasi, dami, lahat na yata na makita ko. So, gusto ko to. So, medyo kinalma niya ako pagdating nito. Kaya, binalikan lang namin to. Kasi, actually, nagpunta kami doon para bumili. Kasi, gusto namin mag-start ng business, ng online shop. So, nagpunta kami doon para umanap ng paninda namin sa online shop. Pero, ayun, matik na kaming walang matinda dahil lahat gusto kong bis. Ito, binilan ko din yung kapatid ko ng t-shirt. Kasi kasama ko siya. Siya yung sinama kong taga-bit-bit. So, ayan, t-shirt naman si mama ng blouse. Tapos, ayan. Meron din kasi silang mga malalaking size. Hindi lang pang mga payat. Meron ding mga malalaking size. Kailangan mo lang talaga maghanap. And ginawa ko kasi hindi ko kasama si mama noon. Ang kasama ko noon si ate, yung kapatid kong bunso, si Jaylen, and then yung lalaki kong kapatid na si Ace. Kaya si mama, kinuha ko yung sukat niya para alam ko kung kasya sa kanya hindi. Ayan, black. Kasi ito yung maganda. Kasi meron kami kasi summer family outing. Kaya namili kami ng mga damit. So, ito. Tatlong klase yan. Sa isang store lang din sila. Ito ko, sobrang, wow, heaven. Nung nadaanan ko to, sabi ko talaga, Lord, please, tulungan nyo ko. Kailangan ko ng tulong nyo. Kailangan kong kumalma. Kasi sobrang hilig ko sa skirt. As in, kung alam nyo na. Ayan, dito naubos yung budget namin. Lahat ng skirt na nakita ko doon, gusto kong bilhin. Tapos, ito yung una. Ang ganda niya. Tapos may size siya guys, kaya sobrang payat mo or nandun ka sa medyo malalaking size, meron ka. Kaya huwag ka mag-alala. Ayan. Eto, binili ko to dun sa may entrance, sa may kalsada lang siya, papunta sa Bagpi. Dun ko lang siya binili. Ayan. Meron siyang konting rip kineme, meditate, tapos, and siya sa likod.
super nice. And ang perfect ng length niya. Lalo na sa mga hindi katangkarang katulad ko. Nakakahaba siya ng legs. Tapos, ito next, brown. Ito din, sobrang... sobrang nakita ko. Oh my God. Tapos, guys, alam nyo ba? Ang nakalagay sa tatak niya. Ayan. Ang nakalagay sa tatak niya, Forever 21. So, ewan ko, baka overrun siya or kineme ganyan. Tapos, ito naman next, maong denim. Denim skirt. Ito hindi pa yung uso na may pocket lang. Tapos, ito siya sa likod. Ayan. Tapos, next. Ito naman, feel na feel ko to. Parang feeling ko, member ako ng Blackpink. Kasi ito yung black. Diba parang ganito yung kasuot nilang skirt na black. So, ito siya. Ayan. May pocket lang sa harap. Tapos, ito siya sa likod. Tapos, ito pa isa. Color pink. Blush pink. Pastel pink. I don't know. Pink siya. Tapos, ganito sa likod. Tapos, ito yung nakakagulat. Kasi, meron akong, yung favorite skirt ko from Forever 21. Ito, binili ko siya sa Forever 21. Color green. Tapos, ito yung nabili ko sa Tay Tay. Sobrang magkapareho. Mas malaki lang ng konti yung cut nitong sa Tay Tay. Ayan. Ito yung kasi yung sa Forever. Tapos, ito yung sa Tay Tay. Ayan, mas malaki lang siya ng konti. Tapos, mas malambot ng konting-konting-konti yung sa Forever. Pero, bukod doon, sobrang magkapareho na silang dalawa. Sobrang ganda ng tela niya din. Kasi, ayan siya, oh, stretch. So, hindi siya yung, pag naparami ka ng kain, pag sa buffet ka kumain, hindi ka na makakainga pag uwi. Hindi siya ganung level. So, sobrang na betan ko din to. Ayan, sobrang ganda ng fabric nila. Doon, yun yung nakaka... amazed sa Tay Tay kasi ang mumura nung tinda nila. Tapos, pag nakita mo yung fabric, parang hindi ka naman nila tinipid, hindi ka naman nila dinaya. So, sobrang nakaka-amaze. Parang, pag nagpunta ka talaga dun, magpapanik ka talaga, gusto mong bilhin lahat. Sobrang baito na pagbila namin ito. Sa Octagon ko ito na bili. Ayan. Kasabay namin binili yung skirt na yan. Sabi ko sa inyo, diba? Mahilig ako sa skirt. Itong moss green na skirt din. Ayan, tas meron siyang parang ruffles kineme sa dulo. Meron, bimili din ako nito pang tinda namin sa aming online shop. So, ayan siya. Ang ganda ng kulay niya. Sky blue, na nasusunog lang sa ilaw, pero sky blue siya. Tapos, off shoulder, syempre, kailangan natin tago ang braso. Tapos, sa baba, garter din siya. Na ganyan. Na-realize ko nga, na nung nagpunta kami doon, na parang yun na kasi yung mga binili ko para sa sarili ko. Yun na yung lahat, yung para sa amin ng ate ko. Kasi isa lang kami ng size, so share kami sa lahat ng bagay. So, parang yun lang yung nabili namin para sa sarili namin. Tapos yung iba na, para sa mga kapatid ko, lalo na para kay Jaylen, dun sa bunso kong kapatid. Kasi ang daming magagandang damit na pang bata, as in super. Ito oh, white siya na off shoulder, tapos long back, na may ganiti. Ayan. Sobrang cute nitong ano na to. Yan. Sobrang cute nung design na ganito. Medyo manipis nga lang siya. Sobrang cute niya. Hindi siya off-shoulder. Pa-tube siya. Tapos, tinatali dito. Off-shoulder din ba tawag doon? Hindi ko alam. So, ayan. Rainbow siya na dress. May garter siya sa bewang. Tapos, ayan. Hindi siya long back. Ayan, para naman sa papa ko, bumili din siya ng may check lang. Binilan pala namin siya ng may check lang ng t-shirt. Ito na tayo sa red na eco bag. Ayan, kay 7-Eleven eco bag. Ito naman, sa sister ko din. Sobrang cute. Ayan o. Ano bang tawag dito? Kulots pa tawag dito. Hindi yata, iba yata yung kulots. Ewan ko. Basta ito, yung medyo lagpas lang sa tuhod na length. Tapos, merong mga ganiti-ganiti. Tapos, may ribbon. Sobrang nice. Tapos, meron siyang terno nung nabili namin. Ayan. Ayan. White lang siya na merong mga flower kineme. Ayan. So, terno sila nung nabili namin. Tapos, meron pang isang kulay dun sa pants. Ito, pink naman siya. Ganun din. Same. Details, may ribbon lang din and meron ganiti. So yan, sobrang nice. Tapos, ito, t-shirt din para kay Papa. Binila namin siya. T-shirt.
etong jacket na to, nakita ko to, tapos sabi ni ate, huwag mo nang bilhin kasi ang dami mo ng jacket. Sobrang hilig ko kasi sa jacket. Sabi niya, huwag mo nang bilhin, madami ka ng jacket. Tapos sabi ko sa sarili ko, pag may natira pa akong pera, babalikan ko yung bibilhin ko. Eh, ayun, may natira pang pera. Kaya ito, binili ko na siya. Ito siya, green siya na jacket, khaki yata, ang tawag sa kulay na to. Tapos meron siyang dito parang ribbon sa baba na para yung may sikip-sikip na design sa baba. Sikip-sikip. Hindi ko alam kung paano ipaliwanag. Tapos may meron lang siya mga malalaking buttons. Yan. Tapos, ayun. Super nice. Nang tela din niya. Tapos, kasi ang ganda din itong color. Kasi nga, bihira yung ganitong kulay. Kaya sabi. And next, eto sa kapatid ko ulit. Skirt! Sobrang cute. Diba ganito yung usong skirt? Ayan, sa kapatid ko. Pang beach na din. Pero medyo maliit na nga. Medyo sakto sa kanya yung size. Kaya madali din na lang pagkakaliitan. Tapos eto naman next. White siya na pa-tube din. Tapos yung masikip, mayroon lang parang garter dito. Tapos may garter din sa baba. Pang beach din. Diba? Sabi ko sa inyo, puro sa kapatid ko talaga yung nabili namin. Next, itong short na to. Tatlo yung ganitong binili namin, pero yung dalawa nilagay namin dun sa pangtinda. Tapos, ito sa amin. Kasi ang cute niya. Ayan, sobrang comfy. Pwede din siya pang beach. Next, binila namin si Papa ng board shorts ba tawag dito? Board shorts? Or swimming shorts? Hindi ko alam. Basta shorts siya na ayan, pang swimming. Maraming ganun, maraming pang lalaki, pang babae. Halo-halo nga lang, kailangan mo lang talaga magsipag, maghanap. Kapatid ko naman, ano ba tawag dito? May tawag sila dito eh. Sweat shorts. Ayan, isang army green, tama ba? Army green ba tawag dyan? Tapos isang pink. Pink ba to? O orange? Ayan. Dalawa yan, binili namin para sa kanya. Tapos next, eto naman, pang swimming din ng kapatid ko ni Ace. Ayan. May mga print-print lang siya. Tapos, ang ganda din ng length nito. Ang ganda nung tela niya. Tapos may garter siya, tapos may tali. Tapos may pocket siya sa likod and sa harap. Super nice din, pang swimming. And, last. Ayan, last na tayo. Ito naman, meron, bumili kami ng high-waisted shorts na meron siya ang six buttons dito. Tapos, garter siya sa likod. Ayan. May size to. Kaya ito small para sa ate ko. Ako medium. Ito naman black. Same details lang din. Merong garter sa likod. Tapos merong buttons. And ito black. Tapos ito dark purple. Maroon? Hindi siya maroon. Dark purple. Kulay eggplant. Yun ang kulay niya. Ito pala guys, bago kayo magpunta, i-check nyo muna yung schedule nila. Kasi minsan sarado sila and kung anong oras yung open nila. And meron silang araw ng baksakan. And pero yung araw na yun, expect nyo na sobrang daming tao. Kasi dun talaga yung mga bumibili ng wholesale, dun talaga sila dumadagsa. Kasi nga mga bago lahat, baksakan nga. So, ayun. Alamin niyo yung schedules kasi katulad nung nagpunta kami Sunday, sarado yung Bagpi. Eh, sabi nila, dun daw sa Bagpi yung marami talagang magaganda. Kaya, alamin niyo, Sunday, sarado yung Bagpi. Tapos, meron din sila parang, ang open nila 8 a.m. hanggang 7 p.m. Yung iba, not sure, pero yun. Tapos, tsagain niyo lang talaga mag-ikot. Kasi kami, nung nag-ikot kami dun, sumuko na lang talaga kami. Sobrang dami. Nung umaga, okay, ang saya pa, nag-enjoy kami. Pero nung hapon, nung sobrang init na, hindi na namin kinain, napagod na sabi namin. Sabi ko sa ate ko, ate, tara na. Sabi ko, bilisan na lang natin yung ikot, tapos uwi na tayo. Kasi nakakapagod siya talaga. Nagpunta pala kami doon, ang dala namin is, ang dala lang namin na cash, walang card doon, so huwag kayong umasa. Dala lang namin na cash is 5,000. Tapos, may natira pa kami mga 1,000 plus. Tapos yun lahat yung nabili namin. So, diba, ang dami ko nang nabili para dun sa 3,000 plus na pera namin. Tapos, tsagaan nyo lang talaga yung pag-iikot. And ikaw lang talaga din yung susuko. Kahit nga may natira pa kaming budget, sumuko na kami kasi nga sobrang nakakapagod lang yung init. Tapos pagka-uwi ko, sobrang sakit ng ulo ko. As in, hanggang ngayon nga, ramdam ko siya. Kasi ngayon, Sunday kami
nagtaytay, tapos ngayon, Tuesday pa lang, kaya hanggang ngayon, nararamdaman ko pa rin yung sakit ng ulo. So, sobrang init talaga. Isa pa pala, mahirap yung parking doon. So, kung magdadala kayo ng sasakyan, agahan nyo para meron pang available na parking slot para sa inyo. And magdala kayo ng eco bag, guys. Kasi, syempre yon per stall ka pupunta. So, stall dito, isang plastic. Stall dito, isang plastic. So, kung paisa-isa, ang dami mong magagamit, makakasakit tayo kay Mother Earth. So, sana magdala talaga tayo ng eco bag para kahit papano makabawas. And pag may eco bag ka din kasi, mas madali kasi at least isang bitbitan lang. Katulad yung kapatid ko, nasa kanya yung dalawang eco bag. Ano na lahat ng kailangan ng mga gamit namin. Tapos magdala ka lang ng maliit na bag kasi so paghapon na, sobrang siksika na. And that's it, guys. Yun na po ang aking Taytay haul. Ayun ang aking mga na-shopping sa Taytay. And sana nag-enjoy kayo. And guys, try nyo pumunta doon at magdala lang kayo ng budget nyo. Huwag nyo dalhin lahat ng naiipon nyo kasi talaga mauubos nyo siya. And mas maganda kung pumunta kayo doon ng mas maaga para hindi masyadong nakakapagod pag inabot na kayo ng kainitan ng hapon. And that's it. Thank you for watching. Bye!